isampung pinakakakaibang bagay na nakita sa tabing dagat? Tayong mga Pilipino o Pinoy ay mahilig pumunta sa beach. Habang nandoon, madalas tayong nakakakita ng mga bagay na natangay ng alon sa pangpang. Karamihan sa mga na-washed up na bagay ay mga basurang naiwan o mga nakalimutang gamit ng ibang beachgoers. Paminsan-minsan rin, may mga minalas na isda, jellyfish at starfish. Ngunit ang video nito ay hindi tungkol sa mga basura at patay na isda. Welcome back sa ating channel at sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang 10 sa pinakakakaibang bagay na nakita sa tabing dagat. Dahil sa ilan sa mga bagay sa video, magdadalawang isip ka ng mag-explore sa dalampasigan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa ating mga future videos. Simulan na natin. Number 1. Milyon-milyong Lego Pieces. Maniwala ka man o hindi, isang container na puno ng milyon-milyong piraso ng Lego ang nahulog sa dagat mula sa Cornwall, UK noong 1997. At tinatangay sila ng alon papunta sa mga Comis Beach hanggang sa kasalukuyan. Ang container na naipadala mula sa Tokyo, Japan ay tinamaan ng isang malakas na alon na naging rason ng pagtitimbar kung sinasakyan ito. Ang container na mayroong hanggang 4.8 milyong piraso ng Lego ay patungo sa New York. Gayunpaman, hindi ito nakarating. Lumikha lamang ito ng isang walang katapusang stream ng Legos papuntang UK. Halos 20 taon na ang nakakalipas. Ang sunod ay isang kaso pa rin ng mga laruang natangay ng alon at ito ang number 2. Rubber ducks. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang dalawang rubber ducks na natagpuan sa dalampasigan, kundi libo-libo. Noong 1992, isang container ng barko ay bumagsak sa North Pacific. Dahil dito, tumilapon ang 28,000 friendly floaties ng mga rubber duck at iba pang mga laruang panligo na galing sa China patungong US. Inulat ng mga balita na ang ilan ay maaaring makarating sa Maine at iba pang mga baybayin sa Atlantic. Nakasurvive ang mga laruan sa malakas na alon at matinding bagyo sa loob ng 10 buwan. Bago sila magsimulang maalod sa baybayin ng maraming mga beach mula sa Antarctic hanggang sa mga rehiyon ng South America. Gayunpaman, ang mga pato ay hindi naging isang bantas sa buhay sa karagatan. Actually, tinulungan nila ang mga oceanographer na pag-aralan ang natural na daloy ng mga alon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga direksyon kung saan lumulutang ang mga floaty. Ang kwentong ito ay sadyang napaka-cute, ngunit hindi maitatangging kakaiba. Tutungo naman tayo sa mga naiwang bakas ng World War II at ito ang number 3. Mga World War II letters. Sasakit ang dibdib mo rito. Sa napakaraming dagat sa buong Europe, ang nadala ng Agos ang hindi mabilang na mga love letter mula sa mga sundalo noong World War II. Marami sa mga liham ay nakalaan para sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Europe bilang isang paraan upang maabot ang mga mahal sa buhay. Marami sa mga liham na isinulat sa mga asawa at pamilya sa kanilang tahanan ay hindi nakarating sa kanilang pupuntahan. Malamang na ito ay dahil sa mga bagyo sa dagat na naging sanhi ng pagkawala ng mga cargo container kung saan nakalagay ang marami sa kanilang mga liham na nakalaan para sa kanilang mga naiwan. Mula sa mga love letter, tumungo naman tayo sa mga kagamitang pandigma at ito ang number 4. Mga bomba galing pang World War II. Ilang dekada na mula nang matapos ang nakamamatay na ikalawang digma ang pandaigdig. Gayunpaman, sa kabila ng mahabang panahon mula nung pagtatapos nito, remnants of war ay nananatili pa rin. Mula sa hindi mabilang na mga monumento na inaalay sa mga lumaban dito hanggang sa mga lugar na nasira dahil sa labanan. Karamihan sa mga ito ay hindi mapanganib, hindi katulad ng dose-dose na mga bomba galing sa World War II na natagpuan sa baybayin ng mga beach sa buong mundo. Ang isa sa mga bomba na ito ay kamakailan lang natagpuan na natangay ng alon sa Bristol Channel sa England. Ito ay isang submarine mortar bomb na ginagamit upang makita at sirain ang mga sasakyang pang ilalim ng tubig na mga kaaway sa panahon ng gyera.
ang bomba ay matagumpay na na-defuse ng British Royal Navy. Mapapaisip ka na lang kung ano ang maaaring nangyari kung ang mga pampasabog na ito ay natagpuan sa ilalim ng hindi magandang kalagayan. Susunod ay isang kakaibang nilalang na galing sa ilalim ng dagat. At ito ang number 5, ang oarfish. Sa loob ng maraming taon, maraming mga malaahas na nilalang ang na-stranded o natangay sa baybayin ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na oarfish. Kabilang sa sightings nito ay ang isa sa Albay noong 2016. Ang oarfish na naanod sa Pampang ay naiulat na umabot sa isang napakalaki na 13 feet at tumitimbang ng halos 110 pounds. Ang dambuhalang laki ng isda na natagpuan ng mga lokal ay isang average ng laki ng mga oarfish dahil ang laki ng mga bagay na ito ay maaaring umabot sa isang kahangahangang 36 feet. Migit kumulang 5-6 na beses na mas matangkad kaysa sa NBA legend na si Shaquille O'Neal. Maraming mga bansa sa Asia tulad ng Japan at Pilipinas ang naniniwalang nauugnay sa mga natuklasang oarfish na napadpad sa mga beach at baybayin bilang mga babala ng lindol. Mapapaisip ka na lang kung ano pa ang maaaring nakatira sa ilalim ng tubig. Isa pang higanting laman dagat ang pag-uusapan natin. At ito ang number 6. Patay na balyena. Ang makahanap ng patay na balyena ay hindi inaasahan, ngunit hindi rin pambihira. Kung di lumulubog sa tubig, kadalasan ang mga katawan ng mga ito ay natatangay ng alon papunta sa Pampang. Ngunit ang rason kung bakit kilala ang partikular na balyenang ito ay dahil sa nangyari habang sinusubukan itong dispatsyahin. Ang 1970 Oregon Whale na mas kilalang kilala bilang Exploding Whale ay isa sa mga kilalang patay na balyena sa kasaysayan. Noong November 9, 1970, isang 45 feet na sperm whale ang natagpuan sa Pampang sa Florence sa Oregon Coast. Matapos kumonsulta sa Navy ng Estados Unidos, nagpasya silang alisin ang balyena gamit ang dinamita. Sa pag-aakalang ang mga naiwang piraso ay lilinisin ng mga scavengers na hayop. Ang pagsabog ay nakuha sa video ng cameraman na si Do Brazil para sa isang live coverage ng news reporter na si Paul Lindman. Dahil sa mga gas na nakabuild up sa loob ng patay na balyena, ang pagsabog ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang mga piraso ng namatay na balyena ay kumalat sa lugar na naging sanhi ng isang kakilakilabot na amoy upang mamaho ang buong lugar. Ito ay tuluyang maaalala bilang araw na umuulan ng nabubulok na laman ng balyena. Number 7. Whale bones o buto ng balyena. Dahil sa intense na lagay ng panahon at klima ng Antarctica, ang mga buto at laman ng mga hayop na namamatay doon ay natatangay ng alon o napupunta sa mga glacier. Dahil sa mga kondisyon na yon, ay napipreserve ang mga ito. Mayroong 8 species ng whale sa Southern Oceans na nakapalibot sa Antarctica, kasama ang blue whale, humpback whale, mink, orca, at sperm whales. Ang lahat ng mga species ng Antarctic ay lumipat patungong Southern Oceans upang kumain sa malamig at mayamang tubig na puno ng plankton at krill at pagkatapos ay lumipat pabalik sa hilaga sa mas mainit na tubig upang manganak sa mga buwan ng tag-init. Ang mga buto sa baybayin ay nagmula sa mga panahon po pwede pa ang panguhuli ng balyena. Ang whaling ngayon ay kinokontrol ng International Whaling Commission at ng Southern Ocean Whale Sanctuary na itinatag noong 1994. Mula sa buto ng mga higanting balyena, ang susunod ay tungkol sa isang halimaw ng karagatan na kayang kumain ng mga balyena. At ito ang number 8. Ngipin ng Megalodon. Ang isang lalaking taga-Croatia na naghahanap ng mga kabibi ay natagpuang higit pa kaysa sa kanyang hinahanap. Ang ngipin ng isang halimaw na sumindak sa mga karagatan, 100,000 taon na ang nakakaraan. Ang totoong hari ng karagatan, ang Megalodon. Ang mga Megalodon ay pinaniniwalaan ng mga predator na naglilibot sa mga karagatan sa buong mundo. Nangangaso ng kanilang paboritong pagkain, mga balyena, bago naging extinct mga 2,000,000 taon na ang nakakalipas.
dahil ang kanilang mga skeleton ay gawa sa cartilage kaysa sa buto. Tulad ng kanilang mga pinsan sa modernong panahon, ang mga nakakatakot na patin o great white shark ay walang gaanong naiiwan sa kanilang mga labi maliban sa mga fossilized ng ngipin na naghihintay na mahukay sa mga fossil bed sa buong mundo. Isipin mo kung gaano nakakatakot ang mga karagatan kung ang mga halimaw na ito ay buhay pa rin ngayon. Number 9. Mga paa ng tao. Mula noong August 20, 2007, hindi bababa sa 20 magkahiwalay na mga paa ng tao ang natagpuan sa mga baybayin ng Salish Sea sa British Columbia, Canada at Washington, US. Ang unang natuklasan noon ay sa Jedediah Island sa British Columbia. Natuklasan ang mga paa sa baybayin ng mga isla ng British Columbia at mga lungsod ng US ng Tacoma at Seattle. Ang nangyari ay tinanyag ang kagilas-gilas at halos lampas sa paliwanag dahil walang ibang mga bahagi ng katawan ang nakita. Isa sa mga sinasabing sanhi ay ang haka-haka na ang mga paa ay maaring mga taong namatay sa isang aksidente sa barko o isang pag-crash ng eroplano sa karagatan. Ang dekomposisyon ay maaring eksplanasyon kung paano nahiwalay ang paa mula sa katawan dahil ang angkel ng tao ay medyo mahina. Gayunpaman, ang pagkakadiskubre ng mga paa at na walang natitirang mga katawan ay itinuturing na hindi pangkaraniwan. Ang pangyayari ay tinutukoy bilang isang anomalya. Mula sa mga paa, tutungo tayo sa isang buong labi at ito ang number 10, ang Somerton Man. Ang tamang suitcase na kilala rin bilang Mystery of the Somerton Man ay isang hindi nalutas na kaso ng isang hindi nakikilalang lalaking na patay noong alas 6:30 ng umaga, December 1, 1948, sa beach ng Somerton Park, timog lamang ng Adelaide, South Australia. Ang kaso ay pinangalan sa pariralang Persian na Tamam Shud na nangangahulugang katapusan o natapos. Dahil nakalimbag ang mga salitang ito sa isang papel na natagpuan ilang buwan na ang lumipas sa bulsa ng pantalon ng lalaki. Ang papel ay napunit mula sa huling pahina ng isang kopya ng Rabaiyat na isnulat noong 12th siglo ng makatang si Omar Khayyam. Mula pa noong maagang yugto ng pagsisiyasat ng pulisya, ang kaso ay itinuturing na isa sa pinakakakaibang misteryo ng Australia. Mayroong matinding haka-haka patungkos sa pagkakakilanlan ng biktima, ang sanhi ng kanyang kamatayan at ang pangyayaring humahantong dito. Hanggang sa araw na to, wala nakakaalam kung sino ang Somerton Man at ang kanyang kamatayan ay palaging isang misteryong magmumulto sa Australia. Ikaw, meron din ba kayong kakaibang bagay na natagpuan sa baybayin dagat? Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like ang video at mag-comment kung anong gusto niyo maging pag-usapan natin sa susunod na video. And once again, maraming salamat sa panonood at samahan niyo ulit ako sa mga panibagong story at kakaibang kaalaman. Dito lang yan, sa Kakaiba. See you on my next video.